guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. For today's video, finally guys, official na and we will be finally talking about the newest Samsung Galaxy Z series. At ito nga yung kanilang bagong Samsung Galaxy Fold 3 and of course the Samsung Galaxy Z Flip 2. Okay, so first question. Ate Mary, ba't wala po yung phone sa inyo? Talagang may tagatanong tayo, no? Actually, guys, we were supposed to have the phones, but then nung nagkaroon ng pagbabago when it comes to the quarantine, nagka-ECQ nga tayo, di ba? We were not able to do it, so nagstay na lang, of course, kami sa bahay to follow the rules and all that. So yeah, yun yung nangyari, guys. Supposedly, meron talaga kaming units. But today, we will be, of course, reacting and talking about yung official specs ng mga ito and official pricing. Sa mga hindi nakakakilala sa akin or first time palang manonood ng ating YouTube video, guys, alam nyo naman na talagang hindi ko pinalalagpas ang Z series ng Samsung. Lagi tayong may fold, lagi rin tayong may flip. Unahin nating pag-usapan, of course, yung talagang inaantay ko at pinaka-paborito ko, guys, which is the Samsung Galaxy Z Flip. Of course, the second iteration or the successor of the original Z Flip. Ang unang pinaka-bago at probably magugulat ang lahat is, of course, official na mayroong IP rating ang Flip 2. At hindi lang yun, guys, pati na rin yung Fold 3. Hindi lang siya basta-basta IP rating, it's IPX8. Waterproof. It's not water resistant, okay? So it's waterproof on a folding device. That's something huge, guys, kasi imagine niyo na lang, never ko rin ito naisip or actually ina-expect na magkakaroon na tayo ng ganitong klase ng feature for this year 2021. Don't worry, guys, we'll be testing out yung kanyang waterproof na bago na feature pag dumating na yung ating mga pre-order Galaxy Z phones. So waterproof meaning, guys, pwedeng gamitin sa shower, sa pool. But of course, just like any other waterproof phones, wag lang sa salt water. So dito pa lang sa feature na to, talagang nakaka-curious at parang nasold agad ako, guys, na paano nangyari yun, di ba? Magtataka ka rin talaga eh. Isang device na merong folding and flipping mechanism, pwedeng basain. And correct me if I'm wrong, this is the first time, guys. Sa iba pang mga folding devices and flip smartphones, katulad ng Motorola, Huawei Mate, or any smartphones with moving mechanism, katulad ng Asus Zenfone 8 Flip, wala tayong waterproofing or even water resistance na feature. So yes, that's something new and it's good, and we know naman that Samsung, sila talaga yung nagpapauso and madalas na nauuna sa mga ganitong klase ng features, of course. Ngayon, ano yung mga kulay na available for the Samsung Galaxy Z Flip 3 5G? We have a black, of course, green, meron din tayong purple, guys. And of course, lastly, ang nagpakilig talaga sa akin na kulay ay yung cream. Grabe, nakikita ko lang to sa mga leaks before na may cream color nga daw. Pero as someone na nasa tech industry, hindi ako masyadong umaasa sa mga leaks, lalong-lalo na kung masyadong maagang lumabas kasi nga, most probably hindi ito totoo. But yeah, yung leak na nakita ko na yon, totoo siya, guys. So yes, may cream color tayo and this time, we no more have a glossy back finish that we used to have from the original Samsung Galaxy Z Flip. Something that really annoyed me, guys, nung noong nauna tayong nagkaroon nun. So I'm glad that we no more have that kind of finish. Now, hindi lang basta siya maganda, guys. Meron din siyang mga case accessories that really looks quirky, fun, and unique na talagang ngayon ko lang din nakita sa isang flagship phone. I'm pretty sure maraming sellers na nagbebenta ng mga fun and quirky cases, pero itong yung official Samsung mismo, sobrang unique talaga niya that will make you wanna buy it together with your flip phone. Mas manifest na rin yung ating Samsung Galaxy Z Flip. Mas flat na ng konti yung mga sides natin dito and of course the top part, pero hindi naman sobrang flat katulad ng meron tayo sa iPhone 12 series. Kumbaga, guys, mas flat lang ng konti from the original. So yun, mas manifest siya, mas slim, and mas sleek this time. Now for the display, yung inner display natin, of course, it still is a clamshell smartphone. We now have 120Hz of refresh rate kaysa doon sa nauna natin na 60Hz refresh rate. Which is again, another
good news. But when it comes naman sa display size, guys, hindi naman ito nagbago, 6.7 inches pa rin. Now, how about the display outside? Ito, guys, syempre, importante rin ito eh. It did improve. It's now 4 times bigger than the original display doon sa Z Flip. Dito, ma-access na natin yung quick setting. We can now see the notifications ng buo. And may mga widgets rin siya na pwede nating i-customize as well. Also, doon sa camera sa likod that we can also use as well for taking selfies, dalawa na, guys. We have a 12 megapixel na main camera and 12 megapixels na ultra wide camera as well. And then for the front camera, kapag inopen na natin yung kanyang flipping or clamshell design, yung nasa loob ay 10 megapixels po na front camera. Correction lang, guys, I've been seeing since kanina pa na Z Flip 2, actually, it's called Z Flip 3 5G. Akala ko parang may typo lang dito sa aking specs sheet and of course notes, but it really is called Z Flip 3 5G para siguro ipantay doon sa ating naming ng Z Fold 3 5G. So, it's 3. So, parang kung paano nila ginawa yung Note and S series, guys. Laging pantay para hindi rin ito nakakalito. So, yeah, they skipped the 2 number. Now, how about the pre-order details for the Samsung Galaxy Flip 3 5G? Actually, guys, there's a total of 27,400 pesos worth of freebies katulad ng 5,000 pesos e-voucher, Galaxy Buds Pro, 25-watt travel adapter. So, I'm guessing yung ating retail box ay walang adapter. So, kasama siya kapag nag-pre-order kayo as a freebie. And of course, 50% discount on selected cases. Now, for the official pricing, guys, ang Z Flip 3 5G may dalawa siyang dalawang variants. Yung isa na 128GB na internal storage, it's 52,990 pesos. And then for the 256GB of internal storage, it retails for 56,990 pesos. I'm pretty sure maraming nagulat sa inyo because it's cheaper now. Kung maalala nyo before when we first unboxed the Z Flip na original, it's 70,000 pesos almost. So yes, mas cheaper siya kahit papano actually, and medyo malaki yung binaba ng pricing niya. At ngayon, para naman doon sa mga curious sa Samsung Galaxy Fold 3 5G, yung ating bagong fold ay mas magaang na kaysa before, so mas handy na rin itong gamitin. It weighs 271 grams, before it's 282 grams. Ngayon, ito ang pinaka talagang kinugulat naming lahat, guys, na tech reviewers. Itong Samsung Galaxy Z Fold 3, guys, ay merong under display camera. So yes, ang display po natin kapag ka-open natin ng fold ay uninterrupted dahil wala tayong punch hole, wala tayong dewdrop notch because ang camera ay nakatago po sa ilalim ng display. This is why it's called under display camera. It's not the first time that we'll be seeing this kasi meron naman na tayong mga smartphones na lumabas sa market before, but it's not usually available officially here in the Philippines. So first time ito na magkaroon tayo ng official smartphone dito sa ating bansa. And isa pang dumagdag dito, guys, pwede na rin pong gamitin ng S Pen sa mga bagong Fold 3 na smartphones. Before, guys, kung maalala nyo yung Note, sa Note lang talaga reserved ang mga S Pen, but this time I'm glad that they opted for this. Pero guys, yung S Pen na ito ay bibilin mo individually, hindi po ito kasama sa mismong Fold 3 smartphone. Yung camera natin sa likod na triple camera setup, guys, meron tayong 12 megapixels ultra wide, 12 megapixels wide, at meron din tayong 12 megapixels telephoto camera. Ngayon, yung under display camera natin na meron tayo sa loob once we unfold the device, that is 10 megapixels naman. Aside from that, the phones are powered by Snapdragon 888 5G. Of course, may Dolby Atmos din siya and dual speaker. So far, ito pa lang yung mga specs na alam natin. But the moment that you guys are watching this video right now, kumalat and meron na tayo mga official, of course, pricing, pre-order details, and specs sheet for these phones. Ngayon, para sa official pricing po ng ating Z Fold 3 5G, meron din tayong dalawang variants. Yung 250...
Yung 256 gig variant, it retails for 87,990 pesos and yung 512 gig variant naman ay 95,990 pesos. Okay guys, so bumaba din ang presyo natin dito compared to the Fold 2 na unang lumabas. So yes, these two Z smartphones, pareha sila guys na nagkaroon ng price down compared sa kanilang mga predecessors, which is actually a good news para sa ating mga consumers. And then yung mga sinabi kong freebies kanina sa Flip, same lang din po ito sa Fold. So yes guys, actually sobrang talagang inaabangan ko talaga tong release na to, especially knowing na baka nga wala tayong lumabas na Note series for this year 2021. Abangan nyo na lang ang ating full review and of course unboxing video sa ating YouTube channel. As usual, we will be having a dedicated video hands-on na meron talaga tayong phone on the following days. Abangan nyo na lang ito guys, but for now, ito muna yung mga details na kailangan nyong malaman and of course my reaction about it. And kung gusto nyo malaman, I'm glad na meron tayong worthy upgrade for these devices na talagang masasabi mo na, that's very interesting and of course, very tempting as well. So yeah, that's it. Again, it's your Tech and Mary and see you on our next video. Bye!